when there is faith, there must be an action as well. Hi everyone, I am Hannibal Mones, one of the primary leaders of Pastora Sarah Jane Verana, sharing today how we work our faith. Even before na single pa ako, I was taught to be faithful sa pagbibigay sa Panginoon at sa gawain niya. Every time I give, God never failed me, kaya it is always true that we cannot outgive God. From student to young professional to married life and now a mother of one, it is God who always provides and increases us. Yung mga natutunan ko nung nagsisimula pa lang ako maglingkod ay daladala ko pa rin hanggang ngayon. And to show my gratitude to God's grace and faithfulness is my obedience and a surrendered life. Doing the ministry He entrusted to me, hindi lang sa loob ng simbahan but also outside the church. This year, grabe si Lord sa ginawa niya. Yung first fruit na binigay namin last year ay dinoble niya ngayong taon. God enabled us to fulfill our faith to give that 6-digit first fruit this 2024. And all glory belongs to Him. Tunay ngang kapag may pananampalataya at paggawa, ay may pabor at pagpapala. So I challenge everyone today, let us give our first fruit to the woman of God. Because as God said in Exodus 23:19-26, the blessing of first fruit will come. God will send angels ahead of you to guide you. He will bring you to the place He prepared for you. He will be an enemy to your enemies. The blessings of food and water will come. God will take away sicknesses. No miscarriage and barrenness will happen and will have the joy of full lifespan. Again, I am Honey Vine, testifying God's faithfulness and reminding everyone that in obedience and surrendered life, we will experience the abundance in this world. God bless everyone! Pero ikwento ko lang po nung nasa butuan po kami. Usap po kasi sa butuan yung ano. Parang normal na sa kanila na magbigay ng first fruit na 6 digits. Tapos nung time na nandun po kami sa butuan, nagkaroon po ako ng desire na, Lord, gusto ko din ma-experience yun. Iba, ikaw yung magbibigay sa ano, ng first fruit na ganung amount. Tapos, alam mo po, noong January, nilamay po ako ng Lord na go give 6-digit na first fruit this January. Kasi, di ba tinuro na po sa atin na every first month of the year, magbibigay po tayo ng first fruit. Kasi yun po yung first, ano natin, harvest. Yung sa nakukuha hapon natin na ano, for the whole year. Kaya nung January po, nilimind ako ulit ng Lord na, sige go, bigay niyo yung 6-digit. Though hindi pa po kami, ano ha, ganun, 6-digit talaga yung income namin. Pero alam niyo, sobrang blessed po po kay Kuya Chester. Kasi sinuportahan niya po ako na, parang tawag po si dito for faith first fruit. So yung faith po namin na magbigay ng worth na 6-digit na first fruit, sinuportahan po ni Kuya Che hanggang sa bago po mag-January. Grabe, nung naris yung time po na nabuo na namin yung 6-digit na yon, nilukot ko po yung talaga sa taas. Sabi ko, grabe Lord, hindi para lang ibigay ito na gantong amount para i-drag. Pero yung grace, yung mercy na nareceive ko sa Kanya, yung kapayapaan na meron ako dahil sa Lord. Kaya yung time na ibibigay po talaga namin yun, doon natuwa po namin yung amount na yun. Sobrang nagpasalamat ako sa Lord dahil sa yung blessing, yung faithfulness niya sa life namin. Siya yung nag-provide talaga all nung time na yun, yung pinupuno po namin yung first fruit namin. Talagang pinakita niya how faithful he is sa life po namin mag-asawa. And nung syempre, nung ano, dahil nga faith, ay ano yan, first fruit mo yun, February, doble lahat syempre mga babayaran mo. And God never failed naman talaga na babayaran din po namin yung mga ibang kailangan namin bayaran. And he never failed talaga and we cannot outgive God talaga. Kaya ngayon po, I challenge everyone na magkaroon din talaga tayo ng desire. And yung pag-honor natin sa Lord, that is how we honor also our pastor. So, sige po, tayo po tayo lahat. Hindi lang po sa first fruit, even sa pagbibigay natin yung tithes and offering, kanina tinuruan tayo nila ni Ate Gela, yung obedience po natin. Siguro every week, pinapaalala sa atin maging faithful tayo sa tithes and offering natin. Pero baka this is the moment na sumunod naman tayo sa Panginoon. Mag-obey tayo sa pinapagawa niya sa atin kasi nasa Bible naman po talaga na dapat magbigay talaga tayo ng tithes and offering. So ngayon po,
Let us all pray. Let us bow our heads. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataon, Panginoon, to testify, Panginoon, how good you are in our lives, kung paano ka humilos, kung paano ka, Panginoon, nagbibigay at nagbibigay ng pagpapala at pabor, Panginoon. Lord, maraming salamat po. I pray, Lord, na these people, Panginoon, who will be faithful to give their tithes and offering, even their first fruit, the desire, Panginoon, na meron sila right now. Hayaan mo na ipakita mo sa kanila that you are the God who provides, that you are God, Panginoon, na magbibigay na hindi kami papabayaan despite na marami po kami kailangan pang ibayaran. Pero Lord, kapag nakita po po yung puso namin na mapagbigay, ikaw yung magbubuhos, Panginoon, ng nag-uumapaw na pagpapala at Lord, yung kapayapaan na meron po ang bawat isa. Maraming maraming salamat po. I-bless niyo po lahat ng kamay na magbibigay. Nakikita mo po ang puso nila ngayon. And naniniwala ko na ikaw yung magpapa-experience sa kanila the abundance, hindi lang po sa heaven, kundi dito sa mundo to, God. We thank you, Holy Spirit, that your will be done, even the student, Panginoon, na may desire na ipakita mo sa kanila how you work in their lives, oh God. Even yung mga kananayan, katatayan, Panginoon, kahit na magkaroon po sila ng kapayapaan na hindi po nila ikatakot na mawawalan sila ng pera, kundi Lord, i-offer po namin unang-una to sa inyo. We thank you, Lord, we honor you. Bless each and every one of us. Bless our leader, Pastora Sara. Patuloy mo po sa pagpapala sa kanila, sa kanilang tahanan. Ganun din, Panginoon, mag-flow sa 144, sa mga primary, Panginoon, at sa nire-raise po pa kung 1728. Thank you, Holy Spirit. Let your will be done. In Jesus' name, Amen. Amen.